Hi, good morning everyone. Today, I teach you on how to make beef kofta Arabic dish. So, ito yung mga gagamitin nating ingredients. So, ground meat, bell pepper, red, onion, parsley, spring onion or onion leeks, turmeric powder, cinnamon powder, ground black pepper, paprika, coriander powder, garlic powder, and onion powder, cumin powder, and coriander powder, and also salt, and last, little only of soy sauce or kikuman. So, hugasan muna natin yung gulay natin. Ito yung gulay natin. Hugasan muna natin. Yung iba nakat ko na. Yeah, nung hindi ko nakat. Hugasan muna natin yung parsley. Kasi maraming pagkabok to. Parsley. Yung mix. Malinis naman ito. Hindi, malinis ang harapan. Ginisin na lang ulit. Pagkasan na natin yung bell pepper. Balatan yung onion. Balat na. Ayan. So, sunod natin yung buwasan yung chocolate natin. Kasi totally malinis naman. Kakagamit mo. Sunod natin yung buwasan. So, apply lang tayo ng konting soap. Kuha tayo ng tissue. Basahin natin ng konti lang. Nalagay natin sa ilalim ng chopping board. So yung chopping board, hindi basa. Unapin natin. Yan, so, ano siya? So, dahil ginamit natin yung bowl, basa natin. Suluin natin. Yeah.
Mahirap kasi pag nag-iisa ka lang nagbi-video. So, usapin muna natin yung onion next. Okay, sorry. Hindi pala nakatawa. So, ito yung onion next. And then, konti lang. Ayan. Mga half cup. Chop natin yung bell pepper. Maliliit lang. Malilit lang siya. Chop natin yung onion. So half only. Half only. Sunod natin yung parsley. Sama-samahin nyo lang lahat ng ingredients. Ilalagay ko na rin sa description yung procedure. Mga half cup din. So, ito yung meat. Ito natin yung meat. Ayan. Bibikain natin yung itlog. Sa pagbibika ng itlog, kailangan gumamit tayo ng bowl. Kasi hindi natin alam kung ito ay good or sira ba. So, ayan. Okay siya. So, gagamit tayo ng measuring cup. Mga pang tablespoon. Yung ganun, susupatin yan. Pero yung onion, huwag na natin yung supatin. Ayusin lang natin. Kunti lang. Pinch. Ayan. Nandiyahin nyo lang kunti. Yung ground black pepper, kunti lang din. So yung coriander pala. Ayan. Kunti lang din. Ayan. Yung susukatin lang natin is yung salt. Ito yung importante. So gagamit tayo ng salt. 1 1/2 teaspoon. In 1 kilo. Ayan. So 1 1/2 teaspoon siya. Salt. Pero it depends on kung yung boss nyo maalat ba yung panlasa nila or hindi. Tapos gagamit tayo ng turmeric powder. Little only. Kunti lang. Ayan. Mga 1/4 teaspoon. Ayan. Yung cumin powder, 1 teaspoon. Ito, 1 teaspoon. Cumin.
coriander 1 teaspoon. Cinnamon powder 1 teaspoon. Paprika little. Paprika powder or chili powder. So ito, kailangan natin ng gloves. The gloves is broken. So ito yung gloves. Gamit lang tayo. So ito, imimix natin. Ito yung Arabic dish. Meat kofta. So kung meron na kayong mga spices na tinatawag na Arabic 5 spices, 7 spices, paisa, hindi na kayo paisa-isa. It depends na lang kung ano yung gusto ng boss nyo. May boss, yung boss ko kasi medyo mild lang lasa. Yung anak niya gusto naman yung salty. So kayo mag-a-adjust kung alin yung panglasa ng paglulutuan nyo. After nito, imamarinate natin mga 2 to 3 hours. And then, uhurmahin natin. Tapos, i-grill. Yan. So, para malaman nyo yung lasa, dapat kumuha kayo ng konti. Yan. Tapos, luto nyo. Tapos, tingin nyo. Adjust na lang yung taste. So, I forgot the lemon. So, need the skin of lemon. This is for aroma. So, kuha tayo ng yadyara. Yan. Kuha tayo ng konti. Additional only. If you like, put. But, you don't like, no. Yan. So, konti lang. Tapos, iwain nyo to. Yan, patakan nyo lang ng konti. Yan. Half only, half of lemon. Yan. So, ito. Sinigulit ng gloves. Ito natin hawakan. Pero depende kung gusto nyo mag-gloves, pwede. Kung gusto nyo naman na hindi, pwede rin. Depends kung saan kayo komportable. Basta naghuhugas kayo ng kamay, okay. At saka malinis. Pero kung puhurmahin na natin mamaya, maghuhugas na lang tayo ng kamay. Ayan. So, okay na siya. Ayan. Tiwala naman ako kasi palagi kong ginagawa, kaya control ko na yung lasa. So, sa inyo, adjust na lang kayo ng lasa. So ito na siya. Namarinate ko na siya ng mahigit 4 na oras. So, maghuhugas lang tayo ng kamay. Tapos, magpunas tayo ng kamay. Yan. So, malinis na yung kamay natin. So, maglagay lang tayo ng konting oil. Yan. Protection para hindi siya mag-dry mamaya kapag i-grilled natin. So, haluin muna natin ng konti lang. Yan. Tapos, kapag i-grilled nyo mamaya, mag-prepared lang kayo ng konting tomato paste. And, konting oil. Unting toyo, pang basting nyo lang para hindi siya madry masyado. Yan na pala natin.
So, ikuha natin ng paunti-unti. Ayan. So, mga... Depende sa inyo kung gaano kalalaki yung gagawin nyo. Siguro mga 75 grams. Ayan. 75 to 80 grams. Bawat isang piraso. So, yan. Ilugin natin. Para hindi na kayo mahirapan mag-timbang pa. Ayan. Kasi kung mag-gloves ka, masyadong mahirap, okay lang kung hinahalo. Pero kung ipo-portion mo na, hirapan ka sa gloves. Masyadong marami yung mga. So good for 5 person yung kakain ito. So depende sa inyo kung gaano kalalaki yung gagawin nyo. Pwedeng maliliit, pwedeng malalaki. Depende ha. Depende kung paano nyo gagawin. Ayan. Ayan. So, try muna natin yung 12 piraso. So, meron kayo dapat na yan ito, ah. Stick. Kung meron kayong barbecue stick na malalaki or baranak pang barbecue, yan, pwede yung gagawin. So, kung makikita nyo, ganun nyo lang siya. Yoro nyo ng punte. Yan. Pupurmahin nyo. Yan. Yan, pupurmahin nyo lang na ganun. Yan. Kaya gumamit ako ng ganito, kalaki at ganito kahaba dahil yung grill ko masyadong mahaba. Yan. So, depende po kung saan nyo lulutuin. Pwedeng huwag nyo lagyan din ng stick kung paano nyo gagawin. Yan. Kasi i-remove ko din itong stick mamaya. Yan. Ganyan mo lang siya. Yan. So, yan. Makikita yung forma niya. So, sa isang stick, pwedeng tatlo ilagay nyo, pwedeng apat. So, sa akin, gawin kong apat. Ayan. Ayan. Paikot-ikotin nyo lang. Ayan. Tapos, ingat lang kasi minsan baka malaglag. Ayan. Tulad nito, nalaglag. So, kailangan kunting apoy lang. Buksan nyo yung griller, iangat nyo yung kabila, tapos ihawin nyo to. Mamaya makikita nyo kung paano kung gagawin. Yan. So ito, kapag ganyan na siya, yan, so, lagyan nyo lang ng konting design lang. So i-press mo to, yan, yan, press mo yan, pag ganyan, press mo pag ganyan, ganyan, yan. So yan yung forma niya. So ganyan. Yan. So kasi siya. So ito, natapos na siya. Ayan. So yan siya. Ayan. So yan siya. So gumawa tayo ng 15 piraso lang. Ayan. Makikita nyo yun. Kung i-grill nyo mamaya, makikita nyo kung paano ko i-grill siya. Ayan. Kailangan nyo munang ayusin bago nyo ilagay kasi minsan may tendency na maaaring malalaglag. So, lagyan nyo na ng kunting design. Ganun. So, nga pala, tinakpan ko muna at ilagay ko sa freezer. Mas maganda i-grill yung medyo matigas-tigas ng konti. So, ilalagay muna natin sa freezer at least 20 to 30 minutes or huwag naman sumobra na umabot ng isang oras kasi pangit din kapag frozen. Yung mahalaga lang, medyo magtigas siya ng konti. Hindi yung ma-frozen ha. So ito na siya. Yeah.
So, i-grill natin. So, ang forma ng grill natin, tinanggal muna natin. Lagay dito. Para makuhan muna siya. Parang hindi dumikit kapag i-grill natin. Ganyan. Ayan. So, mamaya, ililipat natin dito. Ayan. So, ganyan siya. So, takpan muna natin. So, ito pala yung ginawa ko kanina. Kunting tomato ketchup, tomato sauce, kunti din, oil, at saka soy sauce, kunti lang. Pang-bisting lang po natin para hindi siya madry. So, yan na siya, oh. Pinaliktad ko na. Ayan. Kunti lang, ililipat natin dito sa kabila. So, mga ilang segundo lang. So, ito na po siya, guys. Ayan. Tinanggal ko na sa steak. Ang purpose kasi niyan, na inihaw ko siya na hindi mo na dun sa may grilled banda, sa grilled marks, para hindi siya dumikit pag ilapag natin. So, ayan siya. So, ito na yung griller ko. So, punasan ko muna. Ayan. May oil to, ha? Para hindi siya dumikit. So, ilagay natin. Ayan. Sa isa. Ayan. Tapos, mamaya-maya, lalagyan natin siya ng kunting sauce, yung pinaka-bisting niya. Simple lang naman yun. Pwedeng hindi, pwedeng lagyan. Ayan. So, ayan na siya. Ayan, may grilled marks na. So, diba? Easy lang. Ayan. So, ilang saglit na lang. Bago natin ahonin, pupunasan natin ng sauce. Kasi kapag pinunasan mo yan, magtatalpugan yung apoy. Masusunog siya. Tapos, mangangamoy. So, yan yung technique dyan. Huwag na munang pupunasan. Kapag paahunin na, saka natin pupunasan. Mapi other, because too much dirty. Focus this one. Only po. No? So, ito na siya. Pupunasan ko na kasi luto na siya. Ayan, ibistingan lang natin. Ayan. Dahil luto na siya. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo habang niluluto nyo. Kaso hindi magkakaroon ng grand marks kapag bibistingan nyo kaagad. So, yan siya. Yan. So, balik ka rin ko lang. Yan. Darin lang natin. Yan. So, pagkatapos yung dikit-dikit kasi nakakalaglagan kapag hindi magkikipit-dikit. So, yan siya. Balik ka rin lang natin. Yan. Yan. Tapos pupunasan natin kabilaan, o, diba? Kapag nilalagyan mo ng bisting, nag-aapoy, kaya umapangit. Kaya, ito na siya. Bisting lang ang kailangan para hindi mag-dry. Kaya, tapos, kumuha ka ng mga gulay-gulay. Mamaya, makikita nyo. Para hindi masyadong madry, ilalagay natin sa pinakababa at saka on the top niya. Ayan.